Singulan talaga. Kung one day, kung ano, paano gagawin ko ni Dr. Peques? Kapag ginawa niya ulit yung Scorpio Nights 3. Yung ganun. So, may isang gabi, ako kasi, ako yung process ko kasi before doing, before mag-shooting, pinabasa ko yung script. Kasi ako yung mismo yung director, nag-drop script na ako eh. So, kapag nag-shoot ako, ano na, na parang, nasa sa akin na talaga. So, maraming improvisation na nangyayari sa set. At alam niyo yan, na nag-improvise ako. So, hindi ako na-stack sa script. No? So, ayun lang. So, may isang incident doon. No? So, I was doing na highlight ko yung film. Na-highlight yung title ng Scorpio Nights. At na-highlight ko, Scorpio lang. So, bakit? Sabi ko, bakit Scorpio? And then, sabi ko, bakit sa... time ng curfew to. No, so it was playing with birds, no? So doon ko na-realize na it's a curfew night. Gabi to ng mga ng curfew before, no? So I was thinking na ganun. So ang process is, ang process dito, ay rediscovering kung ano ang sana kung gagawin ng Dr. Peque. So yun na po. And of course, a lot of ano pa, siyempre, characterization wise. So kailangan ko basahin yung kung ano sila. So because yung process of ang paggawa dito, late kasi pumasok yung mga actors. Eh. So quite a year ago, alam ko na ako gagawa yung Scorpio Nights. So hindi pa talaga kung sino ang maging artista. So ano, getting to know them. So pinanood ko yung mga pelikula nila. Thank you, Direk. Tuturuin ko lang dalawa, si Christine at saka si Gold. Grabe, napaka super, super daring nyo in this movie. Tulad ng tinanong ko kay Direk, anong preparasyon ang ginawa nyo? Did you watch the first two movies para mabigyan nyo ng justisya yung role na ibinigay sa inyo? At paano kayo napapayag? And yun, magandang gabi sa inyong lahat. And yun, sobrang saya ko ngayon, napunod din natin Scorpio Nights 3. Yeah. Yes. Yeah. And yun, paano ba ito sinimulan? Noong una, kinakabahan ako kasi naririnig ko na itong Scorpio Nights 3. Sinabi, ako daw yung isa sa cast. So, syempre, palaisipan pa rin. Tinatanong ko yung iba kong mga kakilala sa loob din na sino ba yung ano, lead na lalaki ng Scorpio Nights? Wala silang idea. Pero alam ko sa sarili ko na na-pick na daw ako. So, excited, kabado, syempre baka hindi talaga ako. So, nung nag-start namin ng ano, ng schedule na pupunta namin ng shoot, ayun na, tuloy-tuloy na. Tapos, siguro nagpapayat kasi talaga ako dito eh. Nag-workout ako morning tsaka evening, nag-workout ako, tapos nag-diet talaga ako para yung character ni Matt ma-portray ko na maayos. And paano ba? Marami ako ditong ginawang ano, eksena na, nakita niyo naman, mga eksena na bagong-bago talaga sa paningin ko na nagawa ko. Kasi ako yung actor na parang gusto ko yung mas character yung gagampanan ko, yung gano'n. Para maiba-iba lang yung look yun. Wala lang, sobrang saya ko. Napili ako sa Scorpio Nights 3. And, take it away. Si Christy. Yes, marami din pong mga preparations na ginawa. Especially, kailangan panoorin yung first one and yung second one. Kasi, para po sa akin na magkaroon ako ng idea kung ano yung Scorpio Nights. Kasi, naririnig ko lang siya before and hindi ko talaga siya napanood. And, siyempre, hindi namin siya naabutan eh. So, kailangan magkaroon kami ng background. I mean, kailangan namin panoorin yung 1 and 2 para alam namin kung ano yung gagawin namin sa Scorpio Nights 3. And of course, siyempre, pinanood ko din yung mga pelikula ni Gold and yung mga nagawa rin ni Direk, diba? Para pag nagka-work na kami, alam ko kung ano yung gagawin ko and yung mga dapat kong ibigay. I mean, if ever na ano man yung pumingin ni Direk, kung ano man pumingin niya is, mapipigay ko po yung pinihingi ni Direk. And, pagdating naman sa mga love scenes,
Yes, sa body, especially kailangan maging fit. Yes, pinaglandaan ko din po yan. And araw-araw po, binabasa ko yung script and pinupot ko yung sarili ko na sa character ni Pinay and inaalis ko na yung sarili ko, Christine, para makapag-focus ako dito sa Scorpionite Street po. Before I let go of my mic, of the mic, anong pakiramdam nyo na napanood nyo sa big screen ang may eksena nyo? Ako, actually, nanginig ako eh, napagbaba ako eh. Kaya, grabe, hindi ko lubos akalain na yung napanood. Parang speechless ako sa mga nangyari. And, thank you, Derek. Kasi hindi rin naman namin magagawa yun kung hindi kami ginaib ni Derek. Actually, hindi namin magagawa kung ano po yung napanood natin kung walang guide ni Derek. I mean, kung di na kami ginaib ni Derek. And, yeah, sobrang sarap sa pakaramdam na makasama dito sa Scorpionite Street. And, yeah, thank you. Thank you so much, Derek. And, syempre, thank you sa nanay ko kasi hindi ko rin magagawa to if hindi niya ako ginagad din, hindi niya ako tinuturuan din kung ano yung dapat kong gawin. Kaya, thank you din, Nanay Len. Thank you so much. Thank you very much. Gold. Ako, nung napanood ko yung Scorpionite, syempre, malinis yan, sobrang saya ko. Tapos, kanina, bago tayo pumasok dito sa Cinema 7, kabado talaga ako, sobrang kabado, pero excited din. Pero, alam mo yun, nanginginig talaga ako, alam ni Tin yan eh, di ba Tin? Alam mo yan eh. I think tapos, ayun, nung, yan na, nag-start na yung film, yan, sabi ko, ito na yun, tanggapin lahat ng mga mangyayari. Yun, ang ganda ng Scorpionite 3. Congrats talaga, Direk Lau and Christine. Thank you sa trust niya sa akin. Yun, sobrang saya ko lang talaga na napabilang ko sa Scorpionite 3. Thank God talaga.